Today, mga kaibigan, sino ang yung bet for the president for the next election on 2022? Guys, ako si Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao ang aking pipiliin bilang pangulo. Siya ang aking iboboto. Bakit kamo? Number one, si Manny Pacquiao lamang ang mayroong matigas na paninindigan na sugpuin at tadlangan ang graft and corruption sa ating bansa. Siya lamang yung mayroong ipinangako na kanyang ipapakulong ang mga kawatan. Kung bakit naghihirap ang ating bansa ngayon ay dahil sa matinding korupsyon na matagal nang nangyayari. At si Manny Pacquiao lamang ang mayroong matigas na paninindigan na ito ay hadlangan, na ito ay wakasan. No? So si Manny Pacquiao ang susugpo sa graft and corruption na unang problema ng ating bansa. Number two, alam natin lahat na si Manny Pacquiao ay isang champion. Siya ay champion sa larangan ng boxing. 8th division world champion. Na according to sports analyst, siya lamang ang nakagawa nito. Siya ay nagdala ng karangalan sa ating bansa upang tumaas ang pagtingin ng buong mundo sa ating bansa. Kasi alam natin lahat na madalas ang mga Pilipino ay dinidiscriminate sa iba't ibang bansa. Tayo ay dinidiscriminate, biktima tayo ng racism, biktima tayo ng Asian attack. No? Ang nagtaas ang taas, no? Ng mga Pilipino upang ang mga Pilipino ay respetuhin sa mundo. Katulayan, siya ay inimbitahan sa Oxford University sa isang napakahalagang pagtitipon na kung saan ang kanyang audience ay mga matatalinong tao, no? Oxford University. Siya ang pinagsalita upang maging motivational speaker at napaganda ng kanyang speech, guys. Talagang mamamanghaka sa talino ni Manny Pacquiao. Sabi nila, si Manny Pacquiao daw ay kulang sa pinag-aralan. Si Manny Pacquiao daw ay mayroong problema sa pagsasalita. Pero sa totoo lang, ang sabi ng mga taong malapit sa kanya, si Manny Pacquiao ay matalino. He is indeed a brilliant man. Kaya kaya niyang pangunahan ang ating bansa. Kaya niyang baguhin ang lumang bulok na sistema sa ating bansa. Kaya si Manny Pacquiao ang aking pipiliin. Pangatlo, si Manny Pacquiao ay isang generous na tao. Siya ay mapagbigay, hindi siya maramot. No? Bukas ang kanyang palad, lalong-lalo na sa mga mahihirap. Siya lamang yung politiko o isang champion, isang icon, isang mayaman, isang sikat na tao na nagpagawa ng mga magagara o at magagandang bahay para sa mga mahihirap. Mga dissenting bahay para sa mga mahihirap sa kanyang nasasakupan. Hindi lahat, pero yung mga nabiyayaan ay talaga namang tuwang-tuwa sa ginawa ni Manny Pacquiao, na kung saan mga dissenting bahay ang kanyang iniregalo sa kanya. Siya lamang ang nakakagawa nito at siya ay namimigay ng pera. Siya ay bukas palad sa mga mahirap. Sa tuwing siya ay mananalo sa boxing pagbalik niya dito sa Pinas, siya ay nag-aabot. Siya ay nagsishare ng kanyang blessing. Siya lamang yung politiko na talagang gumagawa nito kahit hindi panahon ng eleksyon. Kaya hindi siya dapat batikusin kung hanggang ngayon siya ay nagbibigay ng mga biyaya, nagsishare ng blessings para sa mga mahihirap, sapagkat siya isang taong generous. Ibig sabihin, bukas ang palad, mapagbigay para sa mga mahihirap. Kaya siya ang karapat-dapat na maging pangulo ng ating bansa. Siya ay merong puso sa mga mahihirap at naintindihan niya ang kalagayan ng masang Pilipino. Kaya kay Manny Pacquiao ako. Trying to protect your soul.